Pag-atake ng mga golden kuhol sa mga palayan, problema ng mga magsasaka sa Tarlac City. Tinutukan yan ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, Balitang Amianan. Araw-araw ang monitoring ni Mang Adi sa kanyang palayan sa Tarlac City. Nanghihinayang si Mang Adi dahil pinese ng golden kuhol ang kanyang mga pananim. Halos wala rin natira sa kanyang mga pananim. Para maisalbang iba pang tanim, tinanggal nila ang tubig sa sakahan. Magpapalipas sila ng 2 linggo bago ito muling patutubigan. Pero wish you talaga ma'am kasi gusto mo tindi, bibili ka ng pangkuhol talaga. Kung wala kang pera, mangutang ka. Opo, maubos po yung pananim eh. Bukod sa sakahan ni Mang Adi, na peste rin ng golden kuhol ang ikta-iktaryang sakahan sa Tarlac City. Sa monitoring ng City Agriculture Office, nasa 30-40% ng mga sakahan ang apektado ng golden kuhol. Sa pag-atake ng golden kuhol sa mga sakahan, umaasa ang mga magsasaka ng tulong mula sa Department of Agriculture. Dahil early planting yung mga farmers natin, siyempre kahit paano magbibigay kayo ng assistance. Maliban sa technical assistance na technical know-how, yung mga treatment, yung mga certified seeds just in case na manghuhulip sila, kaya magre-replant, may mga seeds na available naman. Karaniwan ang problema ng mga magsasaka, ang golden kuhol na umuubos sa kanilang pananim. Mapupuksa lang ito kapag inisprihan ng pestisidyo ang sakahan bago ang pagtatanim. Ako si Jasmine Gabriel Galban para sa GMA Regional TV.